Today, as we go to a more intense chapters that will follow. Ito ay transition, or rather, gagamitin ko na siya isang transition, parang sinasabi sa atin that stop, look, listen, reflect kung ano ang ating natutunan doon sa first chapters ng book na ito. It is very important na ito ay ma-put natin together, ma-integrate natin, we can, so that we can establish the interconnectedness of all the chapters, sapagkat ito ay isang buong story, isang buong testimony, isang buong sulat na ibinahagi ni Paul sa mga kapatiran dun sa church sa Corinth. Kaya tayo ay titigil at ating tingnan kung ano ang ating iko-connect dun sa mga susunod na chapters ng book na ito. Mahalaga na ito ay makonnect natin sapagkat it will give us a better understanding, a better excitement about the book of 2 Corinthians. And from there ay ating masinsinan at ma-experience at malasap natin kung gaano kaganda ang pagmamahal na ibinahagi ng Panginoon sa atin at ang grace na Kanyang in-extend sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan o tayo ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at tayo ay tanggapin ng ating Diyos bilang Kanyang mga tagapagmana at Kanyang mga anak. Now, these are very important revelations from the book and that we must learn how to treasure them because they are very important foundations ng ating pagkatao. So sa chapter 1, ang sinabi dyan ay, I am going to share to you the things that we can take from these chapters upang maging maliwanag sa atin ang ating pagkatao bilang mga anak ng Diyos and how we will move forward as we work for the betterment of the ministry through the MCBC, carrying the banner of the cross, carrying the flag of biblical Christianity. So sa chapter 1 ay, kung meron man tayong suffering at may comfort bilang mga Kristiyano dealing with all issues about life, we must always think that ang suffering at ang comfort ay consolation natin sa mga taong ating mini-minister. At tayo ay na-minister ng mga taong ganun din ang na-experience sa kanilang buhay. At kung tayo ay may boasting sa ating pagkakristyano, ito ay because of the testimony of our conscience made clean, made clear by God because of our relationship that was established through the Lord Jesus Christ. And in the course of sharing the testimony of our conscience, ang sinasabi sa atin ng chapter 1 ay we carry the banner of the cross, we carry the gospel with simplicity and godly sincerity. Chapter 1. And then sa chapter 2, it talks about who are we in the eyes of God and who should we be in the eyes of the world. Ang sabi dyan sa chapter 2, tayo ay to God ay the fragrance of Jesus Christ. We carry with us that aroma of life and death. We know what the gospel is about, that it is the aroma of life to those who are living, and it is the aroma of death to those who are dying. At tayo ay fragrance ng Panginoon na kung saan ang aroma na yan ay dapat lumabas. At ang aroma na yan, at ang fragrance na yan, as sinasabi sa verse 11, na the way to counter the wiles of the devil, si Satan. Yan ang sinasabi. And as a chapter 3, it talks about the faded glory na pinalitan ng isang glory na lasting, everlasting, a far better glory.
The faded glory was about death, and the new glory is about life. Yung faded glory ay the Mosaic Law, the old covenant, and the new glory ay the new covenant. And we are part of the new glory. Kung ang old glory ay isang letter na nagkakos ng death, itong bagong glory na ito, the new covenant, gives the spirit of life. That's where we are. And then so chapter 4, it talks about tayo ay nasa earthen vessel, but we are God's treasure. Ang ibig lang sabihin niya na tayo ay magpapatuloy sa ating pagtatrabaho, maski tayo ay nasa pangatawan na ito na makukurab, ito ay mortal, mawawala, pero inside this mortal body, this earthen vessel, is a life resulting from that glorious glory through the cross of the Lord Jesus Christ. And even if we go through sufferings in life as a result of our new life, of our relationship with God, and because of the end of our relationship with the Lord, tayo ay magpapatuloy sa ating pamumuhay, hindi tayo tatalikod, we will not groan, we will keep on moving, because according to verse 18, we are seeing the eternal heavens. That's our inspiration. And then sa chapter 5, verses 1 to 6, tayo ay nag-groan in this earthly house, but we are looking forward to heavenly habitation. We want to end our lives here on earth. Who doesn't want to? Diba? Masarap ang buhay sa kabilang buhay. But God has a mission for you and I. And that mission must stay. Kaya sinabi sa chapter 5, tayo ay bagong creation. We are new creatures in Christ. At iyan ay resulta ng kanyang sacrifice na binanggit sa chapter 5, verse 21. He made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. And then sa chapter 6, ang sinabi dyan ay hindi tayo dapat maging unequally or equally yoke with non-believers. Hindi tayo pwedeng maging part ng kanilang ways. Hindi tayo pwedeng maging kasama nila sa mga evil ways na kanilang ginagawa. Ngunit tayo ay kasama upang ipakita sa kanila ang kagandahan ng cross ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya in verse 17 of chapter 6, ang sabi dyan, come out! Yan ang sinasabi. Ito ay isang salita in the Old Testament, but it applies to us believers. Come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you, and I will be a father to you. So those lines apply to us. So yon ang first half ng book na ito. Gusto natin ito ay natatahi natin as we move to the different chapters, upcoming chapters, and by the end of our study of 2 Corinthians, ay ating mabubuo, maunawaan kung bakit ganito ang nilalaman ng sulat ni Paul sa church sa Corinth. Ang title ng message today is A Holy Invitation and Commendation. These are the two major points dito sa first half ng 2 Corinthians chapter 7. An invitation and commendation. An invitation by Paul and a commendation by Paul given to the church in Corinth. Kaya ito ay prelude. Ito ay paghahanda upang ating makita ang intensity of the situation in Corinth, as described in chapters 10, 11, and 12. Piniprepare
ating maunawaan kung bakit ganito ang nilalaman ng chapter 6 and the preceding chapters, sapagkat mayroong intensity ang mga susunod na chapters as Paul addresses the issue about the super apostles. Iyan ang sitwasyon. Kaya ating maunawaan kung bakit ganito ang nilalaman nitong chapter 7. Now, as a backgrounder again, lest we forget ang situation to the church. Alam natin ang situation sa 1 Corinthians, kung gaano kadami ang church na yon, na mga leaders ay tolerant do sa sins, tolerant do sa things na talagang kamuhi-muhi na hindi dapat nangyayari sa kalagitnaan ng church. The relationship between a stepson and a stepmother and the prostitutes inside the church, corrupt individuals, mga thieves, and idol worshippers who were offering food to idols in the temples around Corinthians, at marami pa silang mga bagay na ginagawa doon. So you can just imagine kung gaano ang sitwasyon doon sa church, at hindi natin mablame kung bakit ganon ka-intense ang pagkakasulat ni Paul doon sa 1 Corinthians na letter. And it was short of putting the blame to the leaders of the church because of what was happening dun sa kalagitnaan na yan. And ito ay isang matinding concern kay Paul. Kaya dumating to sa point na si Paul ay sumulat at nagkaroon ng samaan na loob. At ito ang nilalaman nitong chapter 7. Pero maganda ang naging result, as we can see from the first six chapters ng book, kung saan ay talagang nape-praise ni Paul ang pagbabago doon sa church. At dumating si Titus, Paul was so happy receiving Titus, at may magandang report si Titus kung ano ang nangyayari doon sa church. At ito ay nandito nga sa chapter 7. Maganda. Ang sabi ay excited na excited si Paul because of the report na ibinabahagi ni Titus sa kanya in chapter 7 verse 4. Sinasabi diyan ay ni-report ni Titus kay Paul yung earnest desire ng mga taga-Corinthians na ma-restore ang fellowship nila kay Paul. At sila ay nalulungkot sapagkat nagkaroon ng separation between them and Paul, kaya sila ay nagmumourn. They didn't like what happened. At that was the report that came to Paul through Titus, kaya si Paul ay natutuwa. And then third, sabi niya, your zeal for me. Natutuwa si Paul sapagkat mayroong excitement pala ang mga taga-Corinthians na si Paul ay makita muli at ma-restore ang fellowship nila kay Paul. So these are things na kahit man tayo ay makakuha ng ganun report sa mga taong nagkaroon ng rift sa atin, ay magiging masaya at maligaya ang ating puso. At ito ang na-experience ni Paul nung makarating si Titus sa kanya. Pero sinasabi nga ni Paul in verse 4, that was in verse 7, yun ang ibig sabihin. In verse 4, ang sinasabi ni Paul ay siya ay, kung mayroon siyang boasting, ito ay pinagmamalaki niya ang pagbabago doon sa Corinthians, pagbabago sa majority of the Christians in Corinth, even the leadership of the Church of Corinth, at ito ay kanyang object ng boasting doon sa mga taong kanya nakakausap as regards the church in Corinth. So ito ang sitwasyon, no? At sa pagbabago, sa pag-address ng leadership as well as the majority of the members dun sa sins that we can find in 1 Corinthians, ay mayroong isang problemang pumapasok nga dun sa church. Ito nga ay ang problema dun sa mga super apostles. Hino si Paul ay hindi maayos manamit. Paul was poor. Hindi siya magaling talaga magsalita.
kung siya i-compare doon sa mga super apostles na manid, sila ay siguro may mga businesses, sila ay naging Christians and they taught themselves to be higher than Paul. They elevated themselves because some people elevated the super apostles to positions na to the point na si Paul ay nadidiscredit. At iyon ang purpose ng mga super apostles na ito. Ito ang pumasok ngayon sa church at ito ay isang malaking concern kay Paul. Ito ay isang major issue. That's why chapter 7 is a transition to chapters 10, 11, and 12, three chapters talking about the super apostles. Kung paano si Paul ay dinidiscredit, sinisiraan, at ano ngayon ang position ni Paul upang i-expose sa mga super apostles na ito, upang ipakita sa mga church, sa church sa Corinth, why is it na itong mga super apostles na ito ay hindi dapat manguna kaysa sa kanya? Hence the invitation of Paul. Okay? Hence the invitation. So two features of chapter 7, an invitation and commendation. Ano yung invitation? Ang invitation na ito ni Paul ay nasa chapter 7, verse 2. Sabi niya, open your hearts to us. We have wronged no one. We have corrupted no one. We have defrauded or we have cheated no one. So, three points. Ito ay very bold. Perhaps provocative. Perhaps even unprecedented. Controversial. If you may say it to be. Parang ganito. Well, it's easy for me to boldly speak that line if I am dealing with an individual or few individuals. Sapagkat alam ko na hindi naman malalaman ng individual or few individuals ang tunay na pagkauri ko, ang aking buhay sa aking pribadong buhay at sa public life. I can easily cover up the bad things in my life and claim to an individual, to few individuals, trust me, come to me, believe in me, follow me, because I have wronged no one, I have corrupted no one, I have cheated no one. Madali, di ba? Pero ito ay public invitation ni Paul. Ito ay isang invitation challenging the whole congregation. In the presence of super apostles, in the presence of those na hindi naniniwala kay Paul, kumakalaban sa kanya, yung mga so-so na Christians at mga true believers, lahat to ay part ng public na kung saan ang invitation na ito ay in-extend ni Paul. Pero dito ay ang bagong buhay ni Paul ang kanyang ino-offer sa invitation. Alam natin ang old life ni Paul. Siya ay, he wronged so many people. He corrupted so many people. He cheated so many people for the sake of persecuting Christians and the churches. Paul was not a man of God in the old life. Kaya it was so easy for him to put people to death, to put people to jail, to put them to severe persecution, because he was not a child of God. Kaya he was guilty of these three points. He wronged men, he corrupted men, he cheated men for the sake of a wrong faith. Pero ito, iba ng buhay ni Paul. Ang sinasabi niya, sa aking bagong buhay, I am open to everyone. And I lay claim to these three points. I have wronged no one. I have cheated no one. I have corrupted no one. Mabigat yun. Mabigat na mga statements. Sabi ko, madali natin gawin yan because we can cover up. Madali tayo magpanggap
we are hypocrites. We can easily turn to hypocrisy upang ang pangalan natin ay hindi madungisan. But in actuality, every one of us is capable of doing wrong to a man, corrupting a man, and cheating a man. Maski nga ang mga politicians, hindi kayang sabihin to eh. Kasi alam ng mga politicians na may expose sila. Right? I have yet to see an individual, a politician, or even not a politician, telling the public, trust me, come to me, believe in me, join me, be with me, invest in me, forget everything, and just come to me because wala akong inaping tao, wala akong nirong na tao, wala akong kinurap na tao. I have wronged no one. Wala akong pinagsamantalahan, wala akong ipinapahamak na tao. I have corrupted no one. Wala akong ginawang madumi ang puso. Hindi ako nagpupush upang magnakaw o ako ay magnakaw. I have cheated no one or defrauded no one. Hindi ako nandadaya. Hindi ako nagpupush upang isang tao ay mandaya. But you know what? If we go through the details of our observations about life, even Christians are guilty of causing man to commit a wrong move, of causing a man to become corrupt, and causing a man to cheat. There are so many examples that we can cite, pero I leave that to you to reflect on, pero alam natin ang ibig sabihin nun. Ang tao kasi is basically a hypocrite and one who loves to manipulate. One who loves to manipulate. Kaya hindi tayo nasusurprise, meron mga Christians na ang character ay talagang nagkakos ng corruption sa tao, sapagkat siya ay corrupt. Siya ay nagkakos ng cheating sa tao, sapagkat siya ay cheat. At madali sa kanyang gumawa na wrong sa ibang tao, sapagkat sanay siya sa gawain ganon. Yung sinasabi ni Pablo, kung tayo ay 2 Corinthians chapter 5, verse 17, na tayo ay new creature, ang lahat ng bagay na ito ay wala nang kinalaman sa ating bagong pagkatao. That was how bold Paul was in telling the church in Corinth who he was. And that way, people, the church, could compare Paul to those super apostles who were discrediting Paul. I guess yung mga super apostles ay hindi kaya manindigan, tumindig publicly, at ganun din ang sabihin doon sa church. We have wronged no one, we have corrupted no one, we have cheated no one. Mabigat yung challenge ni Paul. At itong challenge sa ito ay na-extend sa bawat isa sa atin. And then yung commendation. Kinukommend o pinapraise ni Paul ang church sapagkat majority ay na-transform. Nagkaroon ng repentance. Nagkaroon talaga ng pagbabago. Very confusing yung mga verses dito. Sinasabi dyan ay yung letter, nagwa-worry si Paul na baka yung letter instead na mag-cause ng real sorrow at pagsusorry ng mga Christians dun sa Corinth, ay may worry siya na baka ito ay mag-cause ng distancing, ma-offend at lalo lumayo.
Pero natutuwa si Paul sapagkat ang response ay talagang in a godly manner nagkaroon ng sorrow because of that letter. Ang response ng mga Christians dun sa church ay imbis na magalit kay Paul at nag-distance kay Paul, sila ay humbly inaccept yung letter at sila, ang sabi ni Paul, ay nag-demonstrate, nag-exhibit ng godly sorrow, godly repentance. At sila ay nagkaroon ng tunay na pag-sorry for the things that they committed. Kaya ang description ni Paul, godly sorrow, godly manner of dealing with the letter. Kaya ganoon na lang ang rejoicing ni Paul na dumating ang report ni Titus sa kanya. Na ang response na kinatatakutan ni Paul ay hindi ganoon. Kundi ang response was a response welcoming the contents of the letter, expressing their desire to be with Paul, expressing their desire to be united again with Paul, and expressing the zeal to move ahead with the gospel of the Lord Jesus Christ and make a difference in that church. Kaya sa verse 8, verse 9, verse 11 ng chapter na ito ay doon na makikita yung explanation na sinasabi ni Paul about the godly manner of repentance, the godly manner of sorrow, at yung pagsasorry nila doon sa kanilang mga ginawa. And then in verse 11, aside from the commendation doon sa chapter 4 at saka doon sa verse 4 at saka doon sa verse 7 na aking binanggit kanina, ito ay mga detalye ng commendations na inexpress ni Paul at pinarating niya doon sa mga church sa Corinth. Sabi niya, verse 11, "For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner." The second time na ito ay binanggit ni Paul. "For observe this very thing, that you sorrowed in a godly manner." You know, ang lungkot nila nung matanggap yung letter at ini-expose, kini-criticize, nire-rebuke ni Paul sila sa mga sins na kanilang pinababayaan na mangyari within the church. May mga nag-reject kasi ng 1 Corinthians letter. Mayroon nag-resist, nag-rebel. Pero mayroon ding in-accept yung mga truths contained in that letter. And in this letter na binamagin ni Paul, ito ay isang letter na mas matindi siguro. We don't have a copy of that. But I suppose ito ay talagang matinding letter. Kaya ganun na lang ang fear ni Paul. Pero ang response nga ay positive. No? Positive. Kaya sabi niya, ang godly, but you sorrowed in a godly manner. Hindi lungkot eh. It's an expression of an inner a confession to God. Huh? Opening their hearts to God, sorrowing because of the sins that they had been tolerating and the sins that they had been committing, and opening their hearts to God in a sorrowful manner, in a humble way, and that caused evidences of true repentance in the midst of the church. Kaya binabanggit ni Paul, repentance that really indicates salvation. Ito ay talagang may response sa kanilang ginawa, nagpakita ng true repentance, at ito ay nag-provide ng mga evidences na ang mga taong ito ay tunay na mga Kristiyano. Again, about evidences. In short, we cannot say, "I am a believer," but the evidences are absent. Repentance and salvation, they come together. It's so easy to say that I am saved, but where are the evidence? Where are the evidences of a true sorrow and true repentance?
kay Paul, nakita niya yon dun sa church, na sila ay tunay na nagbago sa kanilang puso. Hence, these additional commendations. In verse 11, what diligence it produced in you. So yung repentance, yung godly sorrow, ay nag-produce ng diligence or earnestness to continue with the work of the Lord Jesus Christ in the church. Nagising sila sa kanilang kamalian, at nang magising ay nagkaroon sila ng zeal. They want to move forward. They want to continue on what they started with Paul. Diligence. That's one. And then second, it produces in you what clearing of yourselves to godliness. Nagising sila kung gano'ng kadumi na hinayaan nila ang kanilang mga puso at hinayaan nila na ang church ay makorrupt. Sila ay nagising at nagkaroon ng clearing of yourselves, sinasabi ni Paul. Clearing, confessing, talking to God, bringing the matters of weaknesses to God, upang sila ay ma-elevate to a better position, calling themselves once again the heirs of the kingdom, the ambassadors of the Lord Jesus Christ. Carriers of the banner of the Lord Jesus Christ. And then third, what indignation? Indignation against evil things. Nakita ni Paul kung gaano sila ay talagang hindi natutuwa, nagagalit sila sa mga kamalian na kanilang tinolerate. Just like we are. Whenever we fail to address a sin in the church, at ito ay nagsanga. Pero ito ay na-resolve over time. Pero ang sanga ay nag-cause ng maraming problema sa church. You will have a feeling of indignation for the failure to address those things. Diba? Ganun lang yun eh. Kasi nagigising tayo, nakikita natin na mali. At yung maling na yon, pag pinabayaan, nagkakos ng more problems, kaya tayo nagkakaroon ng indignation. Nagagalit tayo for our failures. Nagagalit tayo for being tolerant, for not talking to people na engaged, involved doon sa situation. At once na ma-address mo yon, at mukhang there is another thing that is coming up, you are indignated by it. You hate it because you know its repercussion. You become careful. You know, last week while Pastor were preaching, he was mentioning about talking to someone na, you know, inyong problem, no? One who thinks highly of himself, that he knows the scriptures, he knows a lot of things about the scriptures, pero listening to the person, ang sabi ni pastor ay walang coherence. Walang coherence. Because obviously the person ay talagang hindi anchored in the faith. The man was talking of faith, but actually he didn't have that faith. The man was even questioning the Trinity. The man was even questioning whether the Lord Jesus Christ was really a son of God. And yet the man was telling pastor na alam na niya ang scriptures. Marami kong alam sa Bible. So dealing with this kind of people, it causes an indignation. Yeah, we are extra careful in our church. We don't want people of that nature to come and start polluting the minds of those who are gullible still. Because it is a danger. It happened in the book, in the church in Galatia, it happened in the church in Corinth, it happened in many churches in the past, in the ancient times, as well as in the modern time. And then fourth, sabi niya, what fear? What fear? Ito ay nag-cause ng
ng fear or vigilance doon sa mga majority ng church na nagkaroon na they fear God. Sapagkat alam nila that in every act that you do that is not in accordance with God's plan, that's in violation of the Word of God, there is a consequence. That is so clear in the Scripture. In Galatians, what you sow is what you reap. Maliwanag yun. What you sow is what you reap. Kung ano ang ginawa mo, may consequence. If you invest in an evil act, there is a consequence that is also evil. You will not be happy. One time, I even mentioned to the church sa aking preaching, ang problema, you do not think na ang consequence ng evil act mo ay nagdadamay ka eh. Right? Dinadamay mo ibang tao eh. Hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo. Pero ang effect ng consequence of your evil act ay kasama ang family mo, kaibigan mo, and sometimes even the church. That's how selfish a man is. Man is only thinking of himself. Remove the fear of God and man will be a loose cannon, a loose wild animal. And he is certain to do evil deeds. So mga taga-Corinthians, so may fear. Because God will chastise whoever He loves. God chastises His children. Kaya kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, pero dumating sa punto ng buhay mo na no one is seeing me, so gagawin ko ang isang bagay na ito. It will wrong a man. It will corrupt a man. It will defraud a man. Pero gagawin ko pa rin. Sapagkat wala naman nakakakita. That's hypocrisy. That selfishness working. But there is a consequence. That's the fear that you and I must have. Knowing the terror of the Lord, God loves us so much, but God will chastise us. God will spank us because He loves us. Pero gusto ba nating dumating para sa ganung buhay natin? Ha? Masakit paluin ng Diyos. Ayaw natin yon. Ba't ko pa pipiliin yon? Di, pakinggan ko na lang ang sinasabi ni Paul and let me respond to God's message to Paul. I will not wrong a man. I will not corrupt a man. I will not defraud or cheat a man. In short, I will lead a life of godliness. I will lead a life of godliness. And then fifth, what vehement desire to practice godliness. Yun yun. I fear God and therefore I will pursue vehemently a life of godliness. What zeal? Knowing my position before God, knowing that my place is not here on earth, knowing that I am looking forward to the eternal life that I will be spending with God, and therefore I will have this zeal to pursue biblical Christianity. And then finally, what vindication in all things you prove yourselves to be clear in this matter. What vindication? The vindication of hating old life, hating sin. After all, na-experience natin na wala naman talagang binibigay na kabutihan sa atin ang sin. Sin provides a temporal measure of joy.
But in the end, the consequence is not a joyful one. It's not. So ito ang commendation ni Paul sa mga taga-Corinth, yung pagbabago nila, the transformation from a negative side to a positive side. And then the invitation of Paul to them. So there are two questions to take home with us to answer eventually. And these are the two questions. Can I invite the public as a believer that I am not guilty of wronging a man, I am not guilty of corrupting a man, and I am not guilty of cheating a man? In my new life as a believer, can I publicly announce that to challenge the world that I am truly a new creation in Christ? And the second question is, can I really be commended by those who are around me? That I am a person who I claim myself to be. That I am a worker of the Lord Jesus Christ. And that I do my work with diligence. I do it with clearing of myself with regard to understanding what sin can do to me. Am I indignated whenever sin enters my life? And do I fear God? Am I afraid of God's chastisement whenever I make a mistake? Do I vehemently desire godliness? And do I have the zeal to serve the Lord Jesus Christ? And do I really love His church, the MCBC? Do I really understand the meaning of being saved? The answers to these two questions are known to us. Alam natin ang kasagutan, and we will be united in answering these questions. But let this be questions that you will bring home with you, and hopefully we will be united in our answer to these questions. For we know that our answer to these questions are dependent on the degree of our relationship with the Lord Jesus Christ. Either you abide with Him or you do not abide with Him. If you abide with Him, if you and I abide with Him, we know that we can answer the first question in the affirmative. With God's grace, I can declare to the public from now on that I am wronging no one, I am corrupting no one, I am cheating no one. And from now on, I will present my life before the world through Christ, that I am worthy of those commendations that the church in Corinth received through Paul, because they exhibited true reformation and repentance. Amen.